Today, tatalakayin natin isa sa mga phone na feel ko sulit sa kanyang itsura at definitely sulit sa kanyang presyo. Imagine iPhone 13 Pro ang kanyang itsura and it's just around 8,000 pesos only. Gusto nyo malaman ng itsura niya? Panoorin mo ang buong video na ito. Hi guys! Ako pala si Rich Mo ng Gadget Sidekick and welcome back to my channel. At hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to click that subscribe button para hindi nyo mamiss ang mga future reviews like this one. At panoorin muna natin ang unboxing nitong phone na ito. So yan guys, nakita nyo na ang unboxing ng Umidigi A13 Pro. Sabi sa inyo, mukha siyang iPhone 13 Pro. Eh, teka, ba't iPhone 13 Pro hawak ko? Mali, ito pala yun. Ito pala, Umidigi A13 Pro. And sabi ko sa inyo, halos magkamukha sila, except siguro sa size. Pero pwede mo siya pagkamalang iPhone 13 Pro sa malayo, hindi siya halata. Tingnan nyo, yung sides niya almost the same, lalim niya. And except yung camera siguro, yung camera niya is mukha yung sa 13, hindi yung dalawang mata lang ni 13. Pwede mo siyang pagkamalan as iPhone 13 Pro na may presyong 8,000 pesos only. So itabi na natin to and nakita na yung itsura niya. I'm really amazed na kaya nilang halos kopyahin ng iPhone 13 Pro sa ganitong halaga ng presyo. No? And the gold is really nice. Probably this is the best color na meron dito sa series na ito. So, pasyalan muna natin ang phone na ito. Sa ilalim, meron siyang speaker grill, Type-C port, and of course, ang kanyang microphone in. Sa kabilang side, meron siyang fingerprint scanner, / power button, then of course, power volume rocker, ibabaw ang kanyang audio jack, and of course, noise cancelling mic. Sa kabilang, kanyang customizable button, plus ang kanyang SIM tray. Sa likod, ang kanyang triple camera setup na merong 48MP na Sony High Clarity main camera, 8MP na ultra-wide lens, and 5MP na macro lens. Kasama rin kanyang LED flash. Sa harap, ang kanyang 16MP na teardrop notch na selfie camera. Medyo makapal nga lang kanyang baba. So, ang feel niya, no, hindi nagkakalayo sa paghawak ng isang iPhone. Pag sinabi mong premium ang iPhone, ito, halos premium din ang feel. Kasi almost the same factor sila. Yung design niya, no, yung lapa niya is almost the same. Except yung tangkad niya, di hamang mas matangkad si Umidigi A13 Pro. Pero yung feel niya is almost the same. Except medyo kunting matte finish to. Ito, mas madulas ng konti. Bahagya lang. Kita mo, pati ang kanyang camera ring, almost kinopya rin dito. And titingnan natin dito kung ano meron pag sundot natin. Pag open natin, meron siyang hybrid SIM. Either you go for one nano SIM and one micro SD expansion or dalawang nano SIM na 4G. Now, one of the most surprising factor dito sa phone na ito, si Umidigi A13 Pro, is very slim siya. And I love its form factor, stylish siya, mukha siyang iPhone 13 Pro, sleek siya. And best of all is metal frames ang gamit dito, meaning mas matibay ito kaysa sa mga plastic na frames. And another winning factor na meron dito is yung likod niya gawa sa AG matte glass, meaning it's still better than plastic. And yung grip na itong phone na ito, I love it. The form factor is good. Hindi siya madulas sa kamay. And feeling iPhone, premium na premium pag hawak mo. And itong phone na ito is being powered by the Unisoc T610 Octa-Core siya. Meron din siyang 6GB of RAM, 120GB of storage na may LPDDR4X. And surprisingly, this is probably the first time here sa channel ko na may Unisoc na processor
nakasurpass ng 200,000 points sa AnTuTu benchmark. Normally, pinakamataas na 170, pababa yan 150, and as worse as 85,000 points. This one, it has exceeded my expectation kay Unisoc. Now, doing all those multitasking dito sa phone na ito, from browsing the social media, taking some photos, watching some videos, playing some games, as far as I'm concerned, okay naman siya, smooth siya. Hindi naman siya kasing bilis ng mga flagship na phones, but for me, it's already okay. For a price point na 8,000 pesos, feeling ko I'm getting more than what I'm paying for dito kay A13 Pro. Now, one of the things na gusto ko rin sa kanya is malaki ang kanyang screen. 6.7 inch, super large ang kanyang screen, plus vivid ang kanyang colors, rich na rich ang details when I'm watching videos dito sa YouTube, sa Netflix, okay na okay. I mean, it's probably more than I'm asking for that price range. And watching for roughly an hour dito on YouTube, I can say okay na ang kanyang display. I love the color reproduction dito, okay na okay siya. Hindi ka mabibitin. And it's really nice for binging on your favorite Korean novela, on your favorite movies dito sa phone na ito, while you're staying at home. Now, I know that this phone only has one speaker dito sa ilalim. And normally, we love those phones na may stereo speaker. Now, of course, having that price point, alam natin, hindi kakayanin maglagay ng dalawang speaker dito. So, pakinggan natin kung gano'ng kalakas nga ba ang sounds nito, phone na ito, when you're playing songs on Spotify. Now, judging from its sounds na na-reproduce dito sa song na ito from YouTube, I can say medyo mahina ang kanyang sounds. Now, probably you might want to use your favorite headphones, Bluetooth man or wired. It would be better if you use those device rather than using yung loudspeaker na medyo may kahinaan. Now, speaking of medyo mahina ang sounds, I have here the Plextone G5. Now, Plextone for me, I've been using it for quite a few years already and I've been happy with their products. Malakas ang sounds, okay ang tunog, and yet affordable sa aking bulsa. Now, I have here the Plextone G5 and it looks really nice. This one is a wireless na headphones and it's basically made for gamers. And ang bilis niyang ligpitin. Ganun lang, tutupin mo lang. Plus, if you want to extend it, hilain mo lang just for people who has bigger head. So, yung design niya is not so bad. You have matte finish dito na merong mas makintab dito sa gitna. Then, yung foam niya is made out of synthetic leather and the feel is not so bad. Though, sometimes papawisan ka talaga when you're wearing this. You cannot blame it kasi medyo mainit nga lang sa Pilipinas. Now, there's a few ports down here. Makita mo, pwede mo i-plug dito ang microphone, ang iyong another headphones. Then, charging port kasi wireless siya, Bluetooth connected. Volume down, power, and volume up. Ganito ang itsura if you want to connect your microphone and nakalawit lang siya. If you don't need it, just pull it away and pack away. Simple. Now, right now, ito-turn on lang natin. Hold lang natin ang power button. Ang pag-on natin itong power button, sa ilalim makita mo blue-red, meaning it's on pairing mode. All you need to do is hit your phone. Ako, kagamit natin is the Umidigi A13 Pro. Turn on natin ang Bluetooth natin. Then, we'll pair a new device. So, there's one BT over here. I'm not quite sure kung ito nga ba yan, no? So, pakinggan natin. So, nag-pair na siya. Kita mo, namatay ang ilaw. Okay, so, blinking blue na lang siya for a while. So, mga 5 seconds, isang blink. Meaning, it's already paired. So, right now, mag-gaming muna tayo using this Plextone G5 na wireless gaming headset. And we'll see how good the sound is on Call of Duty Mobile. So, ito ang settings na meron natin sa Call of Duty Mobile. Now, playing this game, the Call of Duty Mobile, binaba ako kunti ang aking settings to ni medium settings. And I was able to play through this game for around isa't kalating oras. And the game is pretty smooth. There are times na may mafe-feel mo may kunting lags. There are times na mafe-feel mo may kunting frame drops. But you cannot blame it since it's simply just a Unisoc processor after all. The touch sensing dito sa screen na ito is good and the response is pretty fast. There are times nga lang pag swing mo sa left and right, parang medyo naiiwan ka ng konti.
Now, overall, ang sounds using the Plextone G5 na wireless gaming headset, I can say ang sarap ng sounds niya. But there are times na medyo napapawis ang aking tenga, siguro dahil sa init ng panahon. And it probably would be resolved pag medyo nasa cooler place ka or nakatapat ka sa electric fan. Now, the sound is pretty nice. Nilagay ko, sinagad ko ang sounds and it was able to give me that better feel playing this game. Lalo na yung loudspeaker nito. Medyo may kahinaan. So, ginamit ko ang aking wireless na Plextone G5 and it gave me a better experience playing this game. Now, tinry ko rin to si Plextone G5 on both Spotify and watching YouTube. It also gave me a better experience. Now, it's more balanced. Not much on the bass and yung treble is tama lang, hindi siya ganun kataasan. Ang claim ni Plextone dito, ang music time kaya up to 36 hours and ang gaming time is up to 16 hours. So, at meron din pala siyang fast charge, this one can charge 20% in 30 minutes. Now guys, meron malaking battery ito si A13 Pro, 5,150 mAh and to think na medyo manipis siya, I was really surprised no, na medyo malaki ang kanyang bat. Now, checking si PC Mark na benchmarking for screen on time, I was able to get roughly 12 and a half hours here based sa kanyang rating. And for me, not bad na for a phone like this one powered by Unisoc. So I don't really expect na tatakbo to around 18 hours. But nevertheless, after using this for roughly 1 week here sa aking channel, using it as my backup phone, I was able to squeeze out a day dito sa phone na ito. So starting the day at around mga 8 o'clock, ending the day at around mga 6 or 7. At the end of the day, meron pa ako roughly mga 30% na battery left dito sa aking phone. And it was really amazing. Ang kanyang battery is not bad. Even though sabi niya 12 and a half hours ang kanyang screen on time, di mga ba na 18 hours. But nevertheless, I was happy with it. And ang charging nito, it is only included with a 10 watts na charger. So I was able to use this charger to charge this phone from 15 to 100 and well, 2.5 hours, hindi naman siya sobrang tagal at hindi naman siya ganun kabilis. Medyo maiinip ka lang sometimes if you are charging for that long. Really, it sucks. Now, isa sa pang pinagmamalaki ni Umidigi dito is meron siyang Sony na 48MP na camera dito sa likod. And to think na bukas siyang iPhone, so, titingnan natin kung iPhone level nga bang performance ng kanyang mga shots. So, like I said, it's a 48MP na Sony IMX na sensor, 8MP na ultra-wide lens, and a 5MP na macro lens. Of course, 16MP ang kanyang front-facing camera. And pinasyal ko naman to phone outdoors. I was able to gather some okay na shots using the rear camera. And some of these shots is really nice, punchy. And some of those are just so-so. Hindi siya ganong kagandahan. And surprisingly, pagdating sa indoor, sa coffee shop, I was able to take some even better shots ng mga tumblers, ng mga coffee. And it's a little bit more standout than I expect it to be. Now, checking the front-facing camera, 16MP outdoor is okay. Sharp and vivid. And indoors is also okay as long as meron kang lightings na matino. Guys, if you ask me if marerecommend ko tong phone na ito, si Umidigi A13 Pro at the price point of 8,000 pesos, of course, syempre, walang doubt on my mind that I can recommend this one to you. It even looks like an iPhone. So, the premium it is for just 8,000 pesos. Ang feel niya is really like an iPhone. Yung paghawak mo, if you haven't really touched an iPhone, I can say this one probably is the closest thing na mahawakan nyo no, for an iPhone at this price point. And I would suggest this to people who like to have a little bit of style, yung tipong gusto mo maporma, this is definitely something for you. If you're a heavy gamer or a hardcore photographer, I would not recommend this to you kasi baka mapahiya lang kayo. Now guys, kung gusto nyo malaman kung saan pwede mabili itong iPhone-looking na Umidigi A13 Pro, I'll be posting everything on the description box below. Check nyo lang. And if you like this video, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and of course, click nyo na rin yung bell icon para di nyo mamiss mga future videos here sa aking channel. And so, ako nga para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Watch out!